I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, nakikita nyo yung nakikita ko. Yan po ay ang Bulkang Canlaon. Nako, talagang bumuga na mga kababayan, sa ating mga kababayan sa Negros Oriental. Talaga naman, sana po eh safe kayo, ano? Nako, katatapos lang ni Bagyong Agon, ito na naman ang sakuna na naman. Kaloka. So anyway, sabi po dito guys sa ng ABS-CBN News, no? Tingnan makapal, nausok mula sa pumutok na Bulkang Canlaon ang bumugad sa mga residente ng Canlaon City, Negros Oriental, bandang alas 6 ng gabi noong Hunyo 3, kahapon po yan. Nakuhanan ito larawan ni Bayan Patroller Precious Ricanya ng barangay Masulog na 5 kilometro layo sa bulkan. Itinaas anang P-Box sa Alert Level 2 ang naturang bulkan na nakapagtala ng 5,000 metrong taas ng volcanic plume. Oo, ayan. Agay, tingnan ng... Ay, grabe, mga kababayan. Okay. So, dahil dyan, well, as usual, lagi pong nakahanda na po ang DSWD, no? Sa tulong. Sabi ko sa inyo, grabe, ang bilis ng response nila kaagad. So, sana po, no, hindi na matuloy-tuloy itong pagputok ng Bulkang Canlaon. Parang ilang beses ba pumutok ito? Antindi mga kababayan, ano bang nangyari sa mundo, nagpuputukan na. Katatapos lang ng bagyo, ang daming nasalanta. Ngayon, ito na naman, panibagong sakuna. Ayan. Ito, sabi ng DSWD guys, ayan. O, 12 hours ago yan. DSW, Angeles and Red Best. Facilitated loading of family food facts. Ayan, for the Canlaon from the DSWD Visayas Disaster Resource Center. And preparation of, ayan, mga kababayan, ng double FPS at the DSW warehouse in Dubaguete City, Negros Oriental. Mabilis ng ano, respondi nila. Ayan, nakita nyo mga yan. Hala. Nakapreparado na kaagad mga bes, ha? Ang tulong, siyempre, pati mga cash assistance or ano man dyan, preparado na sila. Yan, alam nyo, napakabilis ng response ng DSW. Ibang administration ngayon, grabe. Ang bilis ng kilos nila, mga kababayan. Sana po sa ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental, no? Ay mag-ingat po kayo, pre-pre lang po tayo. Na sana po hanggang dyan lang ang pagputok ni Canlaon. Kasi... sobrang init kasi no, itong nakaraang mga araw hanggang ngayon. Sikip na siguro ng lava, hindi na ma-occupied sa loob, kaya pumutok na. Yun ang aking kaisipan lamang mga kababayan. Hindi naman tayo scientist, pero parang ganun, ano, hindi natin alam. Ganyan naman talaga, part na naman ang buhay natin yan. Nature. Pag nagalit ang kalikasan, wala tayong ligtas mga bes. Matirang matibay lang talaga. So, laging preparado ang higit sa lahat guys, yung panalangin po natin. Dapat mayroon tayong faith sa taas na hindi po nawawala yan. Lagi natin tandaan, without God we are nothing, sapagkat ang Diyos ang lumikha ng mundo at ang sangkatauhan. Kung wala siya, hindi tayo nandirito. Kaya sabi nga natin, kaya tayo kumbaga tayo ginawa ng Panginoon para alagaan din ang mga kalikasan. Huwag yung pinuputol, kung ano-ano, bungkal dito, bungkal doon, agay. So ito ba mga kababayan, no? Tingnan nyo ito. Happening now, individuals, 53 minutes today, ito yan, June 4. Individuals under the cost for work, ayan, CFW program are repacking. Family food facts, ha? At the DSW Visayas Disaster Resources Center to ensure the department's target production output for the affected families of Mount Canlaon. Ayan. Nag-repack na sila ng mga kakailanganin kung sakali tuloy-tuloy ang pagbuga ni Canlaon, mga kababayan. Agay. Tulong-tulong mga bes, ha? Ito maganda sa mga Pilipino, no? Hindi nawawala yung pagtutulungan.
O, di ba? Pagdating sa mga sakuna, nawawala minsan yung galit sa isa't isa. O, di ba? O, yan. Ikaw nga ang ibig sabihin, itong maganda sa mga mamamayang Pilipino. Kahit sabihin mo may tampo ka sa kapwa mo, pero pagdating sa sakuna, wala na yung tampo, guys. Tulong-tulong na. Ayan, o. Oh. Oh, see? Sabi ko sa inyo, eh. Oh, wow. So, yun, guys. Ang importante, mag-pray lang po tayo, no? Kasi yan na naman ang pinaka the best, mga kababayan. Hindi nakayanan siguro ni Kanlaon sa sobrang ng init itong nakaraan, ha? Masikip ng ang loob ng Kanlaon, kaya binuga niya na. Di ba? Yan, ito pa, oh, ay 7 minutes ago today, ha? June 4. Ang ating Secretary Gatsalian ay lumipad papuntang ano, guys, ha? Basahin po natin. Sabi po dito, mga kababayan, DSWD press release. Ayan, DSWD chief flies to Negros Oriental. Ayan, to monitor situation of evacuees disaster response of ops mid Mount Kanlaon eruption. Nagay. Department of Social Welfare and Development, DSWD, Rex Gatsalian, Secretary Rex flew to Negros Oriental on Tuesday, June 4, which is today morning, to personally oversee the disaster response operation for families affected by the volcanic activity of Mount Kanlaon volcano in Negros Island. Agoy. Si Secretary Gatsalian, mabilis ang kilos nito, parang si Congressman Erwin Tulfo, mga kababayan. At very work hard ito, hindi nagpabaya. Kaya nga, sabi ko nga, eh, parang kakaibang administrasyon ngayon. Sapagkat lahat ng secretary talagang nagtatrabaho ng gusto, eh, no? DSWD chief, ayan, guys, oh, basahin natin, ayan, flies to Negros Oriental to monitor, ayan. Evacuees disaster response ops mid Mount Kanlaon eruption. Ay, talaga to si Kanlaon talaga, oo. Ayan, mga bes, ha? Tingnan natin kung kailan ang last eruption niya nga. So yun, mga kababayan, titingnan natin kung kailan ang last pagputok niya, 'di ba? Kasi sabi dito, guys, did Mount Kanlaon erupted in 2006 sa 2006. Titingnan natin, guys. Ang sinabi kasi diyan, 2006 eruption began on 3 June 2006 and 23 as eruption occurred until 25. Nagbubuga lang talaga ng usok ito, guys, ha, ng as, ika nga. The eruption were phreatic and emitted ash and steam 2 kilometers above the crater. No significant seismic activity occurred before or after the ash emission, indicating the explosion were near surface hydrothermal events. Ayun, mga besyang, hindi tulad ng ano, no, ang pagka-erupts niya ngayon is anong the time nung 2006 is ano lang, eh, hindi tulad ng Mount Mayon na talagang halos bumuga ng mga apoy, nagkakalat sa buong region, no? So ang mga tao ay naglikasan talaga dahil sa pagdaloy ng lava, ay malakas ang pagbuga. Pero ito, mga kababayan, yung sinasabi niya diyan na were phreatic and emitted as, sabi niya. Titingnan natin ito, no? Ang sinabi dito, guys, oh, sabi ng Feebox, ano, ipinaliwanag kung ano ang pre-magmatic eruption. Agay! Ayan. Ang sinabi to, guys, ang pre-magmatic eruption ay iba sa phreatic eruption, kung saan ang init mula sa magma ang nagkakaroon ng interaction sa tubig. Ay, ganun. Sa phreatic eruption, walang interaction sa pagitan ng magma at tubig, pero ang init mula sa magma ay nagresulta ng steam emission lang. O, di ba? Ang ibig ko sabihin, guys, yung hindi tulad nung Mount Mayon volcano na talagang grabe ang tindi ng pagputok ng vulkan na yan, yung Taal, itong ng mga nagkaraan na pagputok ng Taal volcano, eh grabe, talagang bumuga ng ano, guys, alikabok,
eh di ba naapektuhan lahat ng mga you know, pananim, namuti lahat, okay. Pero ito parang ano lang ni, no? Parang bumuga lang talaga, parang nag-steam lang, ay umusok, parang ganun. Correct me if I'm wrong, guys, hindi naman tayo scientist. So, yan guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Kung sino po ang magaling dyan, di paliwanag nyo sa comment, no? Para malaman po natin. Thank you. See you again. Bye-bye-bye. And babus. God bless Philippines.